Earth signs, ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw na ito. This is for you, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. So, message na lang po kayo for more information. So, meron tayong number 32 and number 3 and present. Meron tayo ditong number 25, which is wind. So, ang sinasabi lang po sa inyo dito ni Universe is be open to ideas. Ayan, so yung iba po sa inyo, maaaring meron kayong mga kailangang i-tackle, meron kayong kailangang sabihin natin, i-proseso ng mga bagay-bagay ngayong araw na ito pagdating sa life ninyo. And sinasabi ni Universe na ito, pag-isipan mo muna yung isang bagay na to bago mo siya i-let go. Earth signs, kasi pwede na meron ka pang malaman, meron palang mas malalim pa na discovery pagdating dito sa bagay na to, sa mga nangyayari sa life mo ngayon. So, alam mo yon, sabi natin, bago mo i-let go yung isang bagay, pag-isipan mo munang mabuti kung dapat mo na ba siyang i-let go. Check pa po natin ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw na ito. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng mangyari sa araw ni Earth signs ngayon? Earth signs, ano po yung pwedeng mangyari sa iyo ngayong araw na ito? This is for you. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Meron tayo ditong extra joker. So, may new beginning sa inyo ngayon. So, di ba? Another day. Okay. So, meron tayong number 23. At meron tayo ditong number 35. So, yung iba po sa inyo, you are dealing with LDR. Yun siguro yung ano, yung pinoproblema nyo ngayon, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, ito pala yung kailangan ninyong pag-isipan na mabuti. Earth signs, kung itutuloy nyo pa ba or hindi, pwede kasi na nagkakaproblema talaga kayo ngayon ng person mo. Pag-usapan nyo muna po itong mabuti. Ayan, so dapat meron kang presence of mind ngayon sa pagdedesisyon. Hindi ka dapat magpadala sa emosyon mo. Earth signs, yan po yung sinasabi sa yun ni Universe. Kasi pag nagpapadala tayo sa emosyon natin, ang nangyayari is kumikitid po kasi yung isipan natin. Totoo yun, okay? So nangyayari, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin pinag-iisipan na pwedeng pagsisihan natin kapag kumalma na tayo. So huwag ka po munang mag-desisyon ngayon. Okay, pag-isipan mo muna. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo. So, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for Earth Signs. Taurus, Virgo, Capricorn, pagdating po sa trabaho. Spirit Guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po? Meron tayo ditong 9 of cups. Maganda naman yung trabaho mo ngayon. Some of you are very relaxed. I mean, very relaxed. Hindi pwedeng, hindi ko sinasabi na uupo-upo lang kayo, magre-relax kayo, or alam mo, wala kayong gagawin. Hindi po ganun. Ibig kong sabihin, kahit na madami kayong ginagawa, feeling relaxed yung energy ninyo. Earth signs. So, parang alam mo yun, walang bumabagabag sa inyo. Mauumpisahan nyo, masisimulan nyo yung araw ninyo sa trabaho na okay po kayo. Na sabi natin, buo yung loob ninyo and ang nasa isipan nyo lang is yung trabaho ninyo. Yun. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo pagdating naman sa finances. Meron naman tayo ditong 5 of cups pagdating dito sa finances mo. So, yung iba po sa inyo, sinasabi lang ni Universe na be mindful po pagdating sa inyong mga gastusin, sa inyong budget ngayon. So, wag muna kayong gumastos. Earth signs, kasi pwede ngang pagsisihan nyo yan kapag kayo po ay gumastos ngayon. Sabi natin, meron kayong mga impulsive, kayo ay impulsive buyer. Hindi nyo napipigilan pag may nakita lang kayo na gusto ninyo, afford ninyo, nakyutan kayo, binibili nyo na. Kapag sabi, uy, friend, bili tayo ng ganito. Na naienganyo ka agad. Madali kang ma-persuade yung iba po sa inyo. Kaya ang nangyayari, ayun. At the end of the day, pinagsisisihan mo yung binili mo kasi na-realize mo na hindi mo naman pala kailangan yung bagay na yon. So, Earth signs, bago kayo bumili, think twice,
think thrice kung dapat nyo bang bilhin yung isang bagay na yon. Kailangan nyo ba? Ano ba yung purpose niya? Bakit mo ba siya bibilhin? Naingganyo ka lang ba ng mga kasamahan mo? Or talagang kailangan nyo yun sa bahay or kailangan mo yun? Check po natin ano pa yung mensahe for you pagdating naman sa negosyo. Pagdating po sa negosyo, meron naman tayo ditong the devil. So yung iba sa inyo, pwedeng yung iba, earth signs is yung ano po ninyo, yung inyong puhunan ay galing sa utang. So ito, parang may maniningil po sa inyo ngayong araw. At saka yung iba, parang hawak tuloy kayo sa leeg. Kasi nga, pwedeng malaki yung inutang ninyo. So alam mo yon, hindi mo tuloy... hindi mo pa mabili yung mga gusto mong bilhin ngayon na para ma-improve pa yung negosyo mo. Kasi nga po, nakatali pa kayo dito sa leeg. Meron pang humahawak sa inyo. Meron pa kayo mga responsibilities. So, hindi lang yung responsibilities ninyo dito sa negosyo, sa mga staffs ninyo, kundi responsibility pa dun sa inutangan ninyo. So, nakikita ko naman dito, tanong natin kung mapabayaran mo ba to. Mababayaran mo naman po yan. Napakaganda, King of Pentacles, kasi tuloy-tuloy na po yan. Maganda yung flow ng business ninyo. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ngayong bago, pwedeng ano, next year, mabayaran mo na yan. Or bago pa mag next year, bago pa matapos ang taon, mababayaran mo na tong utang mo dito sa negosyo. Sabihin natin kung hindi man lahat, kasi depende kasi yan sa laki. Sabihin natin pwedeng kalahati or more than kalahati. 3/4, parang ganyan, 3/4 mababayaran ninyo. So alam mo yon, medyo makakahinga-hinga ka dito. By next year, ayan, konti na lang yung babayaran mo. So nakikita ko naman dito bago matapos yung, hindi pala bago matapos, sabi natin na parang hindi naman naabot ng kalagitnaan ng 2023, bayad mo na yung mga utang mo if meron ka mang mga loans dito pagdating sa negosyo mo. Or sa tanong naman natin ha, baka baliktad naman, baka naman yung mga nagpapahirap sa'yo na to, yung mga may utang sa'yo. Tignan natin kung magbabayad na ba sila dito sa business mo. Meron tayong justice. Yung iba sa inyo, may magbabayad. Yung iba naman po, makapal talaga yung mukha. Earth signs, hindi magbabayad. Kailangan mo pang hainan ng barangay, ano, report, i-report mo pa sa barangay, ganyan. Kailangan ipatawag pa. May mga tipo talaga ng tao na ganun. So, ayan, medyo mahihirapan ka lang dito sa mga magbabayad sa'yo. Okay, sa mga may utang pala sa'yo. Mas okay pa nga eh, parang ito asak, mga cards lang naman na to, pero actually hindi naman talaga na okay na may utang, kasi syempre nakaka-stress yun. Pero kung pinapakita dito, mas ikaw pa, kung ikaw yung may utang, mas makakabayad ka pa kaysa dun sa ikaw yung inutangan. Itong mga nangutang sa'yo, naku po, napakatigas. Earth signs, napakahirap singili, napakakunat pala, yun pala yung tawag. Tignan naman natin para naman po sa love life mo. Kamusta naman po ang love life ni Earth Sign Spirit Guide? Meron tayo ditong death card. So yung iba sa inyo, ready na kayo for new beginnings. So pwedeng ito yun eh. Pwede kasi na new beginnings din to. Yung iba po sa inyo, pwedeng ikakasal. Pwedeng pupunta na kayo sa next life ng, o next phase pala. Next life? Next sa phase, sa another phase ng inyong relationship. So parang seryosohan na talaga ito. Yung iba naman po sa inyo ay ang inaasikaso nyo muna ngayon is yung sarili ninyo, Earth Signs. Wala naman pong masama dun. So yan lang po. Love yourself. Love your surroundings. And maraming maraming salamat po. Ingat kayo always. More blessings to come. Bye-bye!